Ipapakita ko sa inyo ang aking quarantine routine and ang laki ng pinag-iba nito unlike nung hindi pa tayo quarantine. So let's get started. So for my breakfast, ang kinakain ko is isang itlog at dalawang saging. Tapos may tubig din siya na may lemon and luya. Kasi sobrang ganda niya sa katawan and lagi kayong kumain ng masustansyang pagkain para maging malakas kayo. Kasi before, nung hindi pa nagka-quarantine, sobrang unhealthy talaga ng mga kinakain ko. Kaya sobrang sakitin ko. Mas kailangan natin ng malakas na pangangatawan ngayon. Kasi may pandemic, kailangan natin maging malakas. Kasi kahit sino naman, hindi nakikita ang kalaban natin. Kaya mas mabuting handa tayo ng may malakas na pangangatawan para hindi tayo basta-basta madadapuan ng sakit. Guys, tapos na ako mag-almusal and tapos ko na din ipagluto ng almusal si Mommy, Daddy at Bea. Kasi si Mommy may ginagawa, hindi siya makakapagluto ng almusal. Kaya ako na lang so, next kong gagawin is mag-workout. At bago ako mag-workout, lagi ako uminom ng vitamins. Is vitamin C para malakas yung resistensya natin. Lalo na ngayon may pandemic. Kailangan malakas tayo lagi at walang pahinahina kasi madali tayong dapuan ng sakit pag ganun. Okay, so yun, nakapaganda na ako ng pang-workout ko and kapagod. Handa ko na yung mat and ito siya. Handa ko na siya tapos nakapag-rubber shoes na ako. Mag-workout na lang ako and samahan niyo ako. Sa mga gustong mag-workout, mas magandang itry nyo yung mga challenges ni Chloe Ting kasi sure ako na matutulungan kayo niyan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link para makita nyo at mapuntahan nyo. Lagi kayo uminom ng tubig para hydrated kayo. Ayun guys, tapos na ako mag-workout and kung pansin nyo na medyo malaki yung chan ko is dahil dito sa tummy trimmer belt kong nilagay habang nag-workout ako. And yun, nakakapagod. Sobrang pawisan ako. Balikan ko kayo sa next kong gagawin.
ating gagawin is paghuhugas ko si mami ng pinggan kasi maaga siyang gumising para magluto ng mga orders niya. And ako na yung maghuhugas ng pinggan kasi, 'di ba? Kung siya pa yung paghuhugasin natin baka mapasma. And guys, dapat lagi niyong pinagsisilbihan din yung mga magulang niyo. Parang ibalik natin yung pag-aasikaso nila sa atin. Parang tulungan din natin sila sa gawain bahay. So yun, samahan niyo ako maghugas. Na ako maghugas ng pinggan at ang next ko namang gagawin is kumain ng lunch. Guys, tapos na ako mag-lunch at naliligo ako ngayon kasi sobrang banas na kanina pa itong damit ko. Natuyuan ako ng pawis at bawal yun. So, ayun. Guys, tapos na ako maligo and naglalagay lang ako sa mukha nung tangan. Opo, pimples po yan. Ayun pa po, oh. Huwag ko alam kung saan palop sila ng galing. Ba't po sila pumunta sa mukha ko? And, tapitin muna kayo. Lagyan ko lang to, saka po to. Itong pants, not sponsored. Lagyan ko po sila para hindi na mas lumaki pa. Lagyan ko po kasi para hindi na tumuloy. Kasi ewan ko ba kung ba't sila ngayon napuntahan sa mukha ko at nakakaasal. Magsusuklay lang ako. And balikan ko kayo. Guys, nakahiga ako ngayon habang nagbabasa nito mga dati kong lesson. And katatapos ko lang din magsulat ng notes galing sa internet dito sa pink notebook ko. Guys, mukha lang akong hindi nag-aaral. Pero incoming grade 12 student na po ako sa pasukan. At ginagrab ko lang po yung opportunity ito para makapag-review para sa mga entrance exam kapag gusto ko mag-take sa ibang schools ng exam for college. At yun, babalikan ko kayo mamaya pagkatapos kong magbasa-basa at magsulat pa ng ibang notes. Gusto ko lang sabihin sa mga incoming grade 11 student na mag-review-review or magbasa-basa na kayo ngayon. Yung wala kayong ginagawa para pagdating ng grade 12, hindi na kayo ganun mahihirapan sa pagbabasa at paghahanap ng mga lessons. So, ayun, gusto ko lang i-share yun. Share ko lang para hindi na kayo mahirapan kasi ayoko na may nahihirapan. And, yan, balikan ko kayo pagkatapos ko magbasa at magsulat ng notes. So, lalabas ako ngayon kasi kukunin ko yung in-order ko sa online na pagkain. And, balikan ko kayo. Lalabas kayo dapat ngayon suot kayong mask para may protect na kayo and dapat pag nakipag-contact ka sa isang tao dapat pagbalik mo sa bahay mag-alcohol ka kasi nakita niya naman kanina nagbayad ako sa kanya ng binili ko and sinuklian niya ako and kailangan disinfect na natin ang kami natin and kalimutan i-disinfect yung binigay sa inyong bagay ng ibang tao. Kailangan ko siya i-disinfect. Pagkain siya, pero kailangan kahit sa labas lang, disinfect lang natin yung labas. Para sure tayo na ligtas.
Dito ko natatapos itong video na to. At sana nagustuhan nyo. Huwag nyong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And click nyo na din yung bell button para ma-notify kayo pag may bago akong video. On to the next one! Yeah.